This video guys, pag-uusapan lang natin ang apat na senaryo na kung saan ang isang suspect or PDL ay maaaring manatili sa kulungan habang inaayos ang kanyang mga dokumento, mga kailangang papeles, no? So ang una-una dito ay ang kapag mayroon nakapile na criminal complaint. So, napakaraming criminal case, guys, no? So, it's applicable, lalong-lalo na yung warrantless arrest. Yung nahuli ka agad, yung suspect. So, iyon, kailangan niyang pansamantalang manatili sa custody ng PNP facilities, no, habang pinaprocess ang kanyang kinakailangang mga dokumento. So by the way guys, kung first time ka nga pala sa aking channel, no, kung nga pala ang inyong online criminologist, police ako. Kung first time ka lang sa aking channel, at kung gusto mong mag-subscribe at i-click ang notification bell, so welcome ka rito. At taga-assist din po kayo, tayo, no? You can PM through Messenger or call kung free tayo, ay ina-assist natin yan. At ini-encourage ko po kayo for your monetary support, no? Mag-join sa ating membership sa ating channel. At para po yan sa promotion, para ma-promote yung ating mga videos o kayang ating channel, no? So yun na nga, ang una ay kapag mayroon nakafile na criminal complaint. So lalong-lalo na yung warrantless arrest. Pangalawa dito, yung scenario ay ang bail processing. So habang pinaprocess ang kanyang bail, so hindi pa ho siya makakalabas. So tandaan natin, yung bail eh hindi naman isang oras lang yung ginagawa. So kasi bukod sa pagbayad, mayroon pa yung requirements. So hanapin nyo na lang diyan sa ating mga video yung requirements ng bail. Kung paano. Minimal lang naman yan. Basta ang unang-una diyan yung pangbayad. The rest, minors na lang na kailangan. Okay? So, number 3 na scenario ay ang no bail. So, kapag ang kaso po ay no bail, walang bail na recommended, so yung PDL po, o yung suspect, ay mananatili yan sa kulungan. So, unless, magawa sila ng paraan, yun nga, kapag no bail, ay magre-request ng motion to bail para makapag-bail. So, doon lang makakalabas. Pero habang no bail yung kaso at nakadetain yung suspect, so mananatili yan muna sa kulungan. Okay? So malinaw tayo dyan. So yung pang-apat, so ito yan na yung final, ang servings of sentence. So kapag ang isang akusado ay magsiserve na ng sentence, lalong-lalo na kapag mayroon ng final orders, no, na capital offense, yung parusa. Sabihin na natin, ang capital offense is above 6 years. Hindi niya nakuha yung final orders na provisional penalty na 6 years maximum or below 6 years. At hindi rin siya pasok sa probation or disqualified siya sa probation. Or even ano, no, even ang final sentence ng isang akusado ay 6 years pero hindi siya pasok sa probation kasi before nagamit niya na yung probation ay nanatili po na ikukulong siya hanggang sa mapagsilbihan niya yung sentensya niya. So yun po yung apat na scenario kung bakit mananatili sa kulungan ang isang PDL. So unahin natin, no? So mabilisang recap. Number 1, pag mayroon nakafile na criminal
complaint. So number two, habang pinaprocess ang kanyang bail. So number three, kapag ang kaso ay no bail. Number four, servings of sentence. Ang sentensya niya ay capital offense, hindi niya nakuha yung probation sentence, disqualified siya kasi before nagamit niya na. So ang PDL ay magsiserve ng sentence sa loob na kulungan. So napakadali, di ba? Medyo para po sa iba pang katanungan regarding sa video to or sa ibang kung may kinakaharap mga yung dispute na hindi nyo masyado maintindihan at kailangan nyo ng legal assistant, huwag po kayong magdalawang isip na mag-PM at i-assist po natin kayo sa abot ng ating makakaya. So at ini-encourage po kayong mag-join sa ating membership para po sa inyong monetary support. So maraming salamat ang inyong lingkod. Polisya po. At your service. Thank you for watching.